topic natin, under cause behavior. So obviously, tapos na tayo sa ating basic concept. Sabi ko nga, pagdating sa cause classification, dalawa lang ang i-discuss natin. One is as to inventoryability, and number two is as to behavior. And to identify or to understand the classification of cause according to behavior, pag-usapan natin ang cause-behavior patterns. Kumbaga, ano ba ang nangyayari sa variable cause pag tumaas ang activity level or tumaas ang cause driver o pag bumaba ang cause driver. Kasi that will be related to their behavior. Pag tumaas o bumaba ang cause driver. Unahin natin ang variable cause. Kaya nga tinawag na variable cost yan from the name itself, variable. Nagbabago yung cost. And the change is directly related to the change in your cost driver. Meaning, pag tumaas ang cost driver, ang total variable cost tataas. Pag ang cost driver bumaba, ang variable cost bababa. Kumbaga, sumusunod ang behavior niya sa kung ano ang nangyayari sa cost driver. Kaya na ang relationship nila ay direct. Okay. Pero pagdating sa per unit amount, ang variable cost is always constant. Meaning, kahit na anong mangyari sa cost driver, ang variable cost per unit hindi magbabago. Okay, yun ang kaibahan ng fixed cost. Kaya tinawag na fixed cost yan, from the name itself, ito yung cost na hindi nagbabago. Pero, ang tinutukoy niyang hindi nagbabago is yung per total. Kumbaga, yung pangalan ng variable saka fixed cost naka-pattern o naka-base sa kanilang behavior per total. Ang variable cost per total, variable. Per unit, fixed. Tama, fixed yung per unit eh. Bakit fixed? Kasi siya ay constant. Pero ang fixed cost per total, fixed or constant. Pero per unit, it is variable. When we say variable, nagbabago ang fixed cost per unit. Pero ang kanyang pagbabago is inversely related. It is inversely related to the changes in your activity level. Meaning, ang fixed cost per unit bababa kapag ang cost driver tumaas. Ang fixed cost per unit ay tataas kung ang cost driver ay bumaba. So, magkaiba sila ng nature ng variable cost. Kumbaga, ang variable sa fixed cost, merong part na fixed, may part na variable. At yung relationship ng part na variable, direct kung variable cost, inverse kung fixed cost. Pero pagdating sa mixed cost per definition, obviously ito yung cost na may pinagsamang fixed sa variable component. Always remember, walang constant sa mixed cost. Ang mixed cost per total is variable. Ang mixed cost per unit is also variable. Walang constant. Kaya pansinin mo, yung per total amount, di ba yan yung behavior ng alin? Behavior ng variable cost. Tama? Yung per unit amount, behavior yan ng fixed cost. Kaya tinawag siyang mixed cost. Kasi meron siyang behavior ng parehong variable saka fixed. Okay? And that is obvious based on our discussion. Sir, anong pakialam ko na naman, sir? Anong pakialam ko sa cost behavior pattern na yan? Ba't kailangan kong matutunan yan? You need to understand that cost behavior pattern kasi later on mapapansin mo, lahat dapat ng problem solving naka-pattern dyan. Kasi kapag meron dyan hindi sumunod sa pattern, automatic or more likely, that question is void. Kasi kailangan sumusunod lahat sa pattern. Hindi pwedeng hindi.
Pangalawa, kailangan mong malaman yung cost behavior pattern na yan. Kasi sa board exam, ang ginagawa, maglalabas ng dalawang item or dalawang activity level. Tapos, for example, meron doon nakalagay insurance cost. Tapos, tatanungin ka, ano ang cost na yon? Variable, fixed, or mixed? So, pag hindi mo alam yung cost behavior pattern, you cannot answer anong uri ng cost yung binigay nung question. And to practice such question, to practice yung ganong uri ng question, let us answer exercise number 3. Okay, punta tayo ng exercise 3 para mag-gets mo yung gusto kong i-point out dito sa cost behavior pattern. Okay, punta tayo ng exercise number 3. Anong requirement na exercise 3? Meron ka raw cost from letter A to cost J. Anong kailangan mong gawin? To identify kung yung mga cost na yan ay variable, mixed, or fixed. So, paano ko malalaman, sir? Based on the cost behavior pattern. Okay, ang ating cost driver, unit sold. Nakita mo yun, unit sold? Na sa month 1, 6,000. Sa month 2, 8,000. Okay, nakita mo yan. Again, na, baka sinama mo yung 6,000 sa 8,000. Ako, naloko na, hindi yan kasama. Yan yung cost driver natin. Okay, isa-isahin natin. Unahin natin si cost A. Sir, si cost A po, variable per total. Kasi from 6,000 to 8,000, naging 35 to 36 siya. Ay, automatic, sir. Ang sagot ko sa A, variable cost yan. Ako, naloko na. Okay, patay tayo dyan. Hindi pwedeng automatic variable cost ang sagot mo. Bakit? Kasi dalawang cost ang nagbabago per total. Tama? Ano yung nagbabagong cost per total? Variable cost saka mixed cost. Ay, naku, sir, paano yun? Huhulaan ko na lang. Naku, hindi mo kailangan hulaan. You can determine. Kasi pagdating sa per unit, pareho pa rin ba sila ng nature? Hindi na. Kasi ang variable cost per unit, constant. Ang variable, ang mixed cost per unit, hindi na constant, but rather variable. So, ibig sabihin, ang strategy natin for cost A is to compute the per unit amount. At napakadali lang gawin nun. Sa month 1, magkano ang per unit amount mo? 35,000 divided by 6,000. Ang per unit mo ng month 1, 5.83. Tama? Pagdating ng month 2, 36 divided by 8, ang per unit amount mo is 4.50. Constant pa rin ba per unit? Hindi na po, sir. Dahil hindi na siya constant per unit, anong tawag sa cost na yan? That is classified as mixed cost. So, letter A, mixed cost. Okay, pansinin mo. Anong nangyari sa cost driver mo? From 6 naging 8,000. Siya ay tumaas. Pero anong nangyari sa mixed cost per unit mo? From 5.83 naging 4.50. Siya ay bumaba. Tama. So, kailangan nagpa-pattern yan. Hindi pwedeng hindi. Okay, so cost A, anong sagot natin? Mixed cost po, sir. Ang dali na naman, sir. So, ang sasagutan lang natin hanggang cost A lang, ha. Next, cost B po tayo. Cost B, ang hirap isipin ng cost B, ha. Ang cost B, fixed per total. Eh, isa lang naman ang fixed per total, eh. That is your fixed cost. So, automatic, cost B, fixed cost. Yan, puro ganyan ang ilabas mo, sir. Diba? Hindi na ako mag-iisip masyado, fixed cost na kagad. Okay, next, ito na. Cost C naman tayo. Ito na naman, sir, eh. Ang cost C, variable per total. Pero hindi mo pwedeng i-assume variable cost kagad yan. Kasi dalawa ang nagbabago per total. Para makasiguro ka, compute-in mo yung mga per unit amounts. Si cost C, sa unang month, ang per unit niyan is 1.5 divided by 6,000. That is 0.25. Pagdating ng month number 2, that is 2,000 divided by 8,000, that is 0.25 pa rin. Dahil parehong 0.25, the per unit amount is constant. So, anong classification ni cost C? That is variable. Yan, mga ganyan. Oh, pag ganyan naman nilabas mo, tagad ako, perfect yan, sir. Walang kahirap-hirap talaga. Ang dali-dali. Sa inyo, madali itong topic na ito, eh. Parang elementary lang ginagawa natin. Eh. Again, parang elementary student lang. Cost D tayo, cost D. Cost D, sir, variable per total. So, para malaman, compute-in ulit yung per unit amounts. Si cost D, sa month 1, ang per unit niyan, ang hirap isipin ang per unit, that is
Tapos na ba ako? 12,000 divided by 6. Baka kinalikyo mo pa yan. Ha? Pero pwede naman, hindi naman kita inaawat. That is 2. Kasi baka wala ka ng tiwala sa sarili mo talaga. Next month, 2. 16,000 divided by 8. That is also 2. Kaya ang classification ni Cosby is again, variable. Yan. Man, ako sir, perfect talaga. Ang dali lang pala. Walang ka-challenge-challenge. Cosby tayo. Last exercise na. Pero yung ibang sagot ay yung ibang answer for F to J, ibibigay ko naman. Cos E tayo, sir, ang cos E po, pabago-bago per total. Baka, again, bakit? Grabe na, pag kinumpit mo pa sa calculator to, nakakatakot na talaga. So, si cos E, pag kinumpit mo per unit, 6,000, again, kung wala ka talagang tiwala, grabe na tong trust issue mo sa sarili mo. So, ang sagot sa per unit ni cos E ng month 1 is 1. Sa month 2, 8,000 divided by 8,000, that is 1. Pero unconscious, balak mo na sana i-type. So, parehong 1, ang sagot ng cost E ay variable. Di ba? Dali, sir. Naku, mga ganyan yung mga gusto kong pinagsasasagot dito. So, that would be exercise number 2. I will give you the answers for cost F until cost J. Para naman pag-uwi, meron kang magagawa sa bahay. Di ba? Cost F, ang sagot sa cost F ay fix. Cost G until cost J, lahat yan, mix. Natapos na pala ng iba. So that would be again, exercise number 3. Hala, sir, walang ka-challenge-challenge talaga. Grabe na talaga to. Next, let us proceed again. We will apply that cost behavior patterns. Let us answer exercise number 4. Okay, exercise 4 tayo. Okay? So, requirement na exercise number 4, complete all the missing data. Kaso ang problema, sir, kasi dalawa lang ang given. Halos lahat missing na. And then, ang given lang sa'yo, total amount ng variable cost, 10,000. And then, per unit na fixed cost, 2.5. Tapos, kompletuhin ko na raw. Nilipat ako ng 2.5, nilipat ako ng 3,000 units. So, patay tayo dyan. Anong gagawin ko, sir? Kapag ganyan ang question, again, please refer to your cost behavior patterns. Which is, kailangan alam mo sino ba ang constant. Kasi pag sinabi natin constant, kahit magbago ang activity level, pareho yung amount na kailangan mong ilagay. Unahin natin yung variable cost. Ang variable cost per total, hindi po yan constant. So, hindi mo pwedeng gawin na yung 10,000, ako nilagay mo na rin 10,000 dito, naloko na. Hindi pwede yon. Ang constant sa variable cost is yung per unit. E paano ba kinocompute ang per unit? That is basic. 10,000 divided by 2, that would be 5. So, this one is 5. So, meron ka na. Pwede mo na i-total to. This is 7.5. Dahil variable cost per unit is constant, ang 2.5 units, ang per unit din yan ay 5. Si 3,000, ang per unit niyan is also 5. Ah, dali pala rin. Sir, wala na naman ka-challenge-challenge pala to. Okay? So kung titignan mo, kaya mo nang makompute yung variable cost
ampere total. Tama ba? Kaya mo na ma-compute? Kasi kung ampere unit, paano kinukupit ang ampere unit? 10 divided by 2. Ibig sabihin, para ma-compute to amount na to, that is 2.5 times 5. So that would be 12,500. And this one is 15,000. Walang ka-challenge-challenge yan. Wala, no-brainer. Okay, next, fixed cost. Ang fixed cost per unit, hindi constant. Baka kasi gawin mo, naku, ginawa mo ng 2.5. Naku, naloko na, hindi pwedeng parehong 2.5 yan. Ang constant sa fixed cost is yung per total. So, paano ulit gagawin tong per total nito? That is 2.5 times 2. Ang lalabas dyan ay 5,000. Ibig sabihin, sa 2.5 units, this is also 5,000. Ito, this is also 5,000. Ah, so, kung titignan mo, kaya mo na makuha yung total amounts. This is 15,000. This is 17,500. And this one is 20,000. Okay? So, kung titignan natin, kaya na natin ma-compute yung fixed cost per unit. Ang gagawin lang, 5,000 divided by 2.5, that would be 2. And the last one, 5,000 divided by 3, that is 1.67. So, kaya na natin ma-compute yung per total. This is 7, and this is 6.67. So, this would be the answers for exercise number 4. Diba? Anong ginamit natin? Ganun pa rin. Cost behavior patterns. Okay. Pero bago tayo matapos, sabi ko nga, kailangan yung pattern pare-pareho o kailangan constant yung pattern na yan. Kasi kapag meron dyan isang pattern na iba from the general pattern, kailangan nating i-address yun o baka mali yung sagot mo. Isa-isahin natin. Unahin natin yung variable cost per total. Anong nature ng variable cost per total? Variable. Pero ang kanyang relationship sa cost driver ay direct. Ibig sabihin, kung pataas ng pataas to, dapat ang variable cost per total, pataas ng pataas din. So kung titingnan natin, check. Tama, check tayo sa variable cost per total. Variable cost per unit, ano ang nature? Constant. So kung titingnan mo, pare-parehong 5, check. Next, fixed cost per total, ang kanyang nature ay constant. So pare-parehong 5,000, check. Fixed cost per unit is not constant. Tama, it is variable. But the relationship to your cost driver is inverse. Meaning, habang tumataas to, dapat yan ay pababa ng pababa ng pababa. So again, this is check. Okay. And last is mixed cost. Mixed cost, wala siyang constant, lahat variable. Pero yung per total, galing sa variable cost yon na dapat habang tumataas, tumataas din ng tumataas, check. Sa per unit, kinuha niya yung behavior niya sa fixed cost. Na habang tumataas ang cost driver, siya ay pababa ng pababa ng pababa. Okay. So dahil lahat ng pattern sumusunod doon, then I assume your answers for exercise 4 would be correct. Okay. So again, that is cost behavior patterns. Wala, sir. Walang ka-challenge-challenge talaga. Grabe na talaga to. Okay. So before we take our break, babalik na agad iniisip mo. Okay. So ano muna tayo? Sagutan muna natin yung exercise number 5. But before answering exercise number 5, actually that is a different subtopic already. Kumbaga medyo patapos na tayo sa MS 04 pala. So that we are now already on your methods in segregating mixed cost. Sir, why do we need to segregate mixed cost? We all know na ang mixed cost merong variable saka fixed component. Kailangan mo yung paghiwalayin kasi hindi sila compatible. Palaging ganun ang rule sa accounting. Hindi mo ba napapansin? Sa accounting, pag incompatible, kailangan paghiwalayin. Ewan ko lang kung hindi mo pa napapansin. Sa auditing, yan din ang turo sa'yo. You need to segregate incompatible duties. Palaging ganun sa accounting. Nako, na maraming salamat accounting. Marami akong na-realize. Tama ba? Pag incompatible, kailangan paghiwalayin.
Ganun din dito sa mixed cost. Dahil ang mixed cost, merong component na variable sa ka-fix, kailangan mo siyang paghiwalayin. Kasi magkaiba ang nature ng variable sa ka-fixed cost. And always remember this, the ultimate goal of any method is to come up with a cost formula. That is the ultimate goal of every method, to come up or to generate a cost formula. Ngayon, ang pag-usapan natin, ilang methods ba ang meron, sir, to segregate mixed cost? Naman lamang, ang tinuro sa isa undergrad, tatlo lang. Pero in reality, anim. Naku, patay tayo dyan, sir. Anim yung method. Pero huwag ka mag-alala. Yung apat na methods, theoretical lang. Ay, dalawang methods lang talaga ang merong computational side. And isa-isahin natin lahat ng methods. Unahin natin yung mga theoretical methods. Number one is your account analysis method. From the name itself, account analysis. What you are doing under account analysis method is you will analyze every type of cost. And based on its past trend, past movement, or past experience, the entity will determine whether the cost is variable or fixed based on its past experience on that cost. Meaning, or simply stated, using this method, you are employing judgment. Okay. If you are using account analysis method, you are employing judgment. Kumbaga, based on judgment, kung variable or fixed siya. Based on the history of that cost. That is what we call as account analysis method. Di ba? Wala, ang dali na naman, sir. Wala na naman ka-challenge. Next, conference method. Ang conference method, parang account analysis din. Yun nga lang, nasa loob kayo ng conference kasi iba't ibang department na ang magsasama-sama in determining whether the cost is variable or fixed. Unlike account analysis, minsan isang tao lang ang gumagawa nun. Ito variable, ito fixed, based on history. Pag conference, parang conference, magbobotohan kayo, sino sang ayon variable to, taas ang kamay, okay, variable. Hindi ako nito joke, ganun talaga yun. Kaya nga siya tinawag na conference method eh. Kumbaga, based on judgment pa rin, pero judgment na ng iba't ibang tao ng organization. That is what we call as conference method. Again, whether account analysis or conference, they are both employing judgment in classifying whether the cost is variable or fixed. Next, yung pangatlo. Naku, medyo bigatin yung pangatlo. Obvious naman, engineering method. Or ang ibang tawag sa ibang books, industrial engineering method. So obviously, on this method, gagamit ka na ng tulong mula sa mga engineers. Pero hindi lahat ng engineers, ha? Usually, industrial engineers lang. Kaya nga, di ba, sabi nila, kung gusto mo mag-shift from accountancy papuntang engineering courses, much better nang kunin mong engineering industrial. Kasi kung nakita mong subject sa industrial engineering, meron silang cost accounting, financial accounting, di ba, kumbaga medyo related sa atin. Kaya kapag meron ka nakikita ng CPA engineers, most of them are industrial engineers. Kasi yung talagang pinaka-related na engineer. Pero kung ayaw mo talaga, gusto mo maging civil, na tayo inaawat. Pero wag na muna ngayon na mag-board exam ka na, pangay mo pa mapag-isipan yan. So tapusin mo muna, mag-CPA ka muna. Maganda yung CPA engineer eh. Pag dual, ano ka, dual license ka, mas maganda yun. But again, what I am pointing out here is under engineering method, you will use the expertise of industrial engineers. But still, based on judgment. Ganun pa rin, gagamit ka nga lang ng tulong mula sa mga engineers. Next, ito na. Let us discuss the fourth method. And that would be your scatter graph method. Or in other books, ang tawag sa kanya ay visual fit method.